With us now is Portland Mayor Jennifer Cruz for more on the effects of the oil spill in her town. Good morning, Mayor, and thank you for joining us. Yes, good morning, Paul. Good morning to all the viewers. And to you as well. Mayor, good morning. There's a very good news that the oil tanker that was sunken was supposedly have been found yesterday. Are you in touch with the authorities regarding retrieval operations about of what they're going to be doing in the next few days? Right now, ma'am, wala pa po talaga being connected with the owner of the tank. And as I heard yesterday dun sa kanilang briefing, nasa Pola vicinity yung oil tank. And sobra na yung, ngayon malaki na yung oil spill sa ating bayan. Sorry, Mayor, masyadong wala na akong voice kasi sobra na yung, yung 5 days na halos wala kaming tulog. And sobrang pagod din siguro. Naintindihan po namin yun, Mayor. Everywhere po, sorry, being interviewed on the radio, on the TV, tuloy-tuloy po ang trabaho ninyo. Yes, no? Yes. Hindi pa po kayo talaga yes, nakakapag at least take a long break dahil nakikita po natin yung effects din itong oil spill. Nakausap niyo po ba kahit ang Coast Guard o ang yung mga authorities po natin kung ano po ang balak nila sa retrieval operations? Bilang malapit po sa Pola, yung pong sunker, yung sunken tanker, gagamitin po bang launch point yung mga beach ninyo para sa retrieval operations? Ma'am, hindi pa po kami na masyado nakakapag-usap kasi kagabi lang merong briefing later kaya parating si Secretary para pag-usapan ano yung unang gagawin talaga. Though meron na daw po talaga kukuha doon. Pero this time, kahapon kasi nag-briefing sila sa Nauhan, hindi ako nakapunta. Kasi sobrang busy po sa Pola para intindihin yung mamamayan ng Pola. So this time, maririnig po natin mamaya kung ano sasabihin ng DNR Secretary kung ano ang i-advise nila sa amin. Susunod lang po kami sa direktiba ng mga nakakataas. Kumalat na po talaga yung oil spill, Mayor. Umabot na ng Palawan. Yes, ma'am. Sobra po. At marami na pong nagkakasakit. Marami na rin pong na problema din sa ating kalikasan. Yung mangrove areas natin, 7 sanctuaries. So lahat ng fisher folks, malaki na po yung problema namin dito dahil po dun sa oil spill. Meron na po bang nakipag-usap sa inyo mula sa side ng may-ari ng tanker na Princess Empress? Dahil kahapon po, nagsabi na po kayo ng statement na kapag hindi pa rin kayo kinausap, ay mag-file na po kayo ng kaso laban sa kanila. Actually, until now po, wala pa pong pumupunta sa bayan ng Pola para makipag-usap. Pero meron na po tayong authority sa Sangguniang Bayan to file the case against them. Yung mga criminal charges, yun po yung pag-aaralan today, parating po yung mga lawyers at pag-aaralan kung ano yung mga cases na kailangan i-file against them. So yun po yung hinihintay namin kung ano pa yung pwedeng gawin namin. Kasi sobra po yung paghihintay namin dun sa may-ari o kung sino man yung representative. So pumunta po sila sa Calapan City para makipag-usap sa ating gobernador. Pero never po silang pumunta sa bayan ng Pola para kausapin kasi buong Oriental Mindoro, the most affected areas po sa buong Oriental is Pola. Pero never po silang nagpakita sa atin. Mayor, kung sakali na mag-reach out po yung side ng may-ari nitong tanker, ano po ang nais ninyong hingin sa kanila? Lawyer na po yung bahala sa kanila kasi marami na pong mga damages, marami na pong nangyari. So marami na po talaga naming problema. So sila na po yung lawyer at kung sino po yung administrator namin. At yun na po yung naka-assign dun sa pakikipag-usap, ma'am. Hindi niyo na po, hindi na po ba kayo magkakaroon ng discussion at least kung anong pwedeng magawa nung pwedeng maibigay na tulong nitong mga may-ari? Will you be immediately filing instead of waiting for a dialogue? Pag-uusapan po namin kung ano sasabihin ng legal team, makikinig po ako. Pero naman ako, personal po na opinion talaga, open naman po ako until yesterday, pero wala pong pumunta sa amin. Mayor, nakikita po natin since day one na yung pong mga volunteers po, no, yung mga citizens po mismo ng Pola, yung naglilinis nung epekto nito po. Yes, ma'am. Wala po talaga.
na dapat sila po yun. Pumunta sila, dapat maglinis sila. Pero ibantay dagat po natin, halos may sakit na lahat. So, sobra po yung epekto nito at sobra yung pagkasira ng ating shoreline. So, sila na po yun bahala kung ano man po yung ipa-file against them na case ng ating legal team. Bahala na po silang mag-usap. And ako po, gusto ko naman din silang makausap, pero until yesterday po sana yun. Pero today, nabigyan na po ako ng authority ng Sangguniang Bayan. So, dere-derecho po yung cases. Kumustahin ko lang po yung kalusugan, hindi lamang po doon sa mga mismong bantay-dagat volunteers natin, kundi pati na rin po doon sa mga constituents ninyo, doon sa surrounding areas. Ano na po ang latest? We have heard that maybe around 14 are already affected health-wise. Yes, ma'am. Kagad po, meron na po tayong 20 cases. Noong 7 o'clock, meron tayong 18. Pagdating po ng 10 p.m., meron na po tayong 20. Pero madalas po, hindi talaga sila nagpapagamot. Pero yun po mga malala na sobrang hindi na makahinga, saka lang sila pumupunta sa health center natin. And yung ating mga bantay-dagat, may lagnat na po yung iba. So sumasakit yung ulo, yung mata po nila parang nagluluha, sumasakit ang chan, nahihilo, nag-hypertension po yung iba na malapit sa shoreline. So yun po yung nararamdaman nila. And nararamdaman ko naman po yung kanilang mga hinahing, kaya lang hindi ko kayang ibigay po lahat dahil sa kakulangan po ng pondo ng ating munisipyo. Limitado din naman po talaga, Mayor, yung kakayahan ng bawat LGU. Yes, lalo ma'am. Na po kung ganito katindi yung epekto, di ba, nung nangyaring oil spill. Yes, ma'am. Doon po yes, sa mismong immediate areas na malakas yung amoy nung oil spill, doon sa dagat. Yes, ma'am. Meron po ba tayong gagawin na kahit evacuation, at least for doon sa areas na talagang amoy na amoy po yung langis? Sobra, ma'am. Kahapon po yung ibang matanda na nakausap ko, sinabi ko na lumipat na sila by force po kahapon na kinausap ko. Yung nadadaanan ko lang. Pero yun pong iba na hindi ko madaanan, pinagubaya ko na po sa mga barangay officials. Sinabi ko sa kanila na sila yung munang mag-intindi. Kung may mga kamag-anak na malayo sa shoreline, iakyat na muna sa bundok. Kung kaya. Siyempre may mga iba po medyo normal ng Pilipino, medyo matigas ang ulo, nandun pa rin sila. Kasi meron silang aso, may pusa na papakainin, o kung meron man silang alagang baboy na isang piraso, ganun po nila ano yung mga hayop nila. So ganun po yung ano nila, yung pag-alaga nila. So hindi natin mapuwersa yung iba. Pero yung nadaanan ko po kahapon, papunta kami doon sa affected area, nasabihan ko naman po yung iba. At napalikas ko naman po. Binigyan ko na lang po sila ng konting ayuda. Siyempre personal po yun, hindi ko naman kaya na lahat ay bigyan ng ayuda on my personal packet. So medyo mabigat po yun. Good thing po si Dole, talagang nagkahapon nakausap yung peso manager natin and magbibigay ng pansamantalang trabaho for them. Kasi wala pa po kami, yung DSWD naman po ang nagbigay po ng ayuda, pero tatlong barangay pa lang po yung nabibigyan natin. The rest na 8 barangays po, hindi pa nabibigyan. So naghihintay pa rin po kami sa ibang ayuda dito. Pero nangako naman po ang ating DSWD Secretary nang pumunta, dahil utos ng Pangulo, na ibigay po yung kulang tulong doon sa ating mga mamamayan. Mayor, mag-activate po ba tayo ng ating mga evacuation centers para if there would be a need to do forced evacuations for health reasons, ay magagawa natin ito agad-agad? Maliit po kasi yung evacuation center natin, pero ang kakayanin lang dun siguro mga 500 or 300 persons or families. Mm-hmm. Pero meron po kasi tayong more or less 1,000 na yun, 3,563 yun eh. Pero yung medyo malayo po sa ma'am, affected na rin. So marami po kasi kung i-evacuate ko. Maliit kasi yung evacuation center ko. And sa barangay, may evacuation center. Pero ang barangay po kasi, yung evacuation center po nila, malapit sa shoreline. So hindi natin pwede silang evacuate doon. So yun pong, kung may kamag-anak na lang sa malayo, doon na lang po nila ipadala. Kanina nga, even yung councilor natin, municipal councilor, nagre-reklamo, kasama na po ng pakiramdam ng mga magulang, nag-hypertension na. So pinalis po nila, pinapunta sa
naungan o doon sa malayo po na kamag-anak nila para lang maalagaan yung matatanda. Opo. Ano na po yung mga nagawa natin ngayon, Mayor, with regard doon po sa pangangalaga ng kalusugan? Liban po doon sa pagsabi na kung kayang lumikas ay makalikas, sinutdown po ba natin yung water pipes? Paano po ang potable water natin? So far naman po, nagagaling sa bundok yung ating mga tubig. So, hindi meron naman binigay na tubig ang provincial government. And yung mga face mask po, pinimigay na natin na galing po sa provincial. And sa DOH, yung PPE nga lang po ang kulang pero di natin masusustain dahil ano, kasi 5 days na po. So konti-konti lang po kasi wala po kaming gano'n na ano. Siguro maghihintay lang po talaga kami sa tulong ng national para at least lahat po talaga kasi nasa 3,500 yung bibigyan na nasa shoreline na bibigyan ng face mask. And PPE and yung surgical mask ba ang tawag doon. So ako, respiratory mask. So doon po kami magano maghihintay kung ano yung bibigay sa amin. Kasi hindi talaga ako kaya na bagot, no? Ma'am. Ano po yun? Po? Kasi yung presyo ng surgical mask to yung N95 na mas opo, ang layo. Malayo yes, talaga po talaga doon. So kakain ng budget doon pa lang po sa PPE yes, na kailangan. Ano? Ang QRF lang namin, 600,000 lang. Yes, ma'am. Meron na po bang somebody from the private sector na nag-reach out sa inyo para magbigay ng tulong kahit at least yung PPE side para lang po sa volunteers natin na makapagpatuloy maglinis na ligtas? Nung 2 days ago, ma'am, dumating po ang malampaya, nagbigay ng maraming face mask at surgical gloves and boots. So yung mga pinadala po nila, so naipadala na po natin sa Bantay Dagat and yung malapit sa shoreline para community na po yung naglilinis paunti-unti. So yun po yung ano, yun po yung nagawa natin. Doon yun sa binigay po ng, yun pa lang po ang so far na nakita ko na pumunta rito. Meron pong iba na tumutulong sa paglilinis po. Kaya lang kailangan dumaan sila sa health, may health protocols po na kailangan complete gear po sila. Hindi kasi pinapayagan ng DOH na pumunta doon sa shoreline ng hindi complete gear. Opo. Just a couple more na lang po, Mayor, no, before I let you go. Para kahit papano makapahinga pa po kayo. Apektado po ang sektor ng turismo natin. Nung mga nakaraang araw na huli po natin pag-uusap, wala pa po kayong nagiging dialogo sa stakeholders natin on the tourism side. Has any update po so far on this? Mama, parami ng parami ang oil sa bayan ng Puebla. Wala po talaga inisal na kayong usapan. And wala po talaga kaming natatanggap na kahit ano sa kanila. So sana po maging ano na po makuha na yung barko kung saan man nandoon at makuha na yung oil para hindi pa mas lumala sa bayan ng Pola kasi salong-salo po namin lahat ng oil na manggagaling doon sa tangke. Although yung mga pag-alon na pupunta sa ibang bayan, ibang probinsya, pero ang Pola po talaga ay sobrang nasalo namin lahat, ma'am. Ma'am, isumalat pa po. Ang national government po. Opo, yun pong ginagawa naman po kahit pa paano ng national government na makipag-usap sa inyo. Isa na lang po, no, yung agarang tulong, katulad na lang po nung opo, TUPAD program, no, mula sa DOLE. Opo, po. Yes, ma'am. So yun lang po yung hintay namin. Sana po ilang araw lang lahat. Din po pala, Mayor, no, yung TUPAD program sa DOLE. Paano po opo, ito po 10 days, ang epekto ng days oil spill matagalan? Pag-iisipan po namin paano mas matutulungan sila through livelihood programs. So pag-iisipan po namin kung paano. So opo, siguro this time, ma'am, yung pag-evacuate or pag-pansin sa kalusugan nila, yun lang po yung iniintindi namin so far for now. Yung other things po, hindi pa kami pumupunta doon kasama yung mga sanggunyang bayan natin. Si Gov naman po, siguro later mag-uusap kami ng mas masinsinan para doon po. Si DNR Secretary naman po nandito, baka may ibibigay din po na direktiba para sa atin. Yung other government agencies po, DOH, SWD, DOLE. So hintayin po namin kung ano pa yung mas mabilis na aksyon para sa kanila. Opo, ma'am, ito na lang po. No, bigyan po natin kayo ng panahon para po manawagan
para sa tulong na kailangan po ng mga volunteers and the residents of Pola? This time po, kailangan namin siyempre financial and siyempre mga gagamitin po dun sa mga nagbo-volunteer na maglinis ang karagatan natin. So yun po yung immediate namin. And siyempre tulong dun sa Fisher Fox na nawalan ng trabaho. Hindi ko na po isa-isa yan talagang. Yun po yung immediate namin na kailangan. Opo. With that, maraming I would like to go, Mayor, maraming salamat po sa panahon. Ma'am, pahinga din po kung kakayanin dahil mahaba pa po. Opo, wala nang boses, ma'am. Opo. Oo nga po. Thank you, ma'am. Salamat Thank po sa panahon, ma'am. Thank you, ma'am. Pola Mayor Jennifer Cruz, nakausap po natin regarding the oil spill off Oriental Mindoro.